maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisbo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong mangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Puycot. Ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang chairman ng Sinag-Asamahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating engineer, si Engineer Rosenda Sol. Kasama ko din po ang ating kalubhasang doktor, si Dok Sol, si De Leon. Hello po! Hi, Amy! Hi, Sendo! Hi, Amy! Hi, Dok! Hello po! Ang hirap! Oh, mukhang napapaus ka na, Amy. Ubus na po, ubus na. dala na papalit-palit na panahon. Kahapon, di ba, Kasendo, ang liwanag. Ngayon naman, makulimlim na naman. So, meron po talaga epekto sa ating katawan ng panahon. Pati sa ating mga kasamahang magsasaka. Sabi ko sa'yo, yung iba, sinasamantala po yung araw. Ngayon eh, medyo nagdadalawang isip sila kung magbibilad o hindi. Kasi baka biglang bumuhos ang ulan. Pero Amy, Kasendo, babalita, nabanggit niya yung sinasamantala. Yung bang gasolina, diesel, di ba tayo napagsasamantalahan dyan? Sobrang taas na. Yeah, okay. Last year kasi, October, ang presyo lang ng diesel, 29. No? 29? Oo. Yung gasolina, nasa 40 pesos. Oh. Eh, nung 2 months ago, ang presyo nasa 43 yung diesel. No? Alam mo ba magkano ngayon? Kano? 50 pesos ang diesel. Diesels. Ang diesel. Oh, ang gasolina 60 pesos. Yon. May ang nanalo taas. May nanalo na ang taas ng presyo. Wala ba tayong magagawa diyan kasi? Kaya kasi natin yung production cost tataas. Oo. Kung ngayon ang production cost ka umabot na sa maisa, umabot na ng 14, no? Ang production cost, yung fresh harvest. Yung balay, mga 15.50. Lalo ngayon, kung umabot ng ganun ang presyo, aabot ng 19 yan. 19 pesos ang press harness. So, hindi kaya na lang magsasaka. Itong summer kasi, December pa to, towards January, kailangan magpapump ka ng tubig. Diba? So, kailangan mo ng kurdo o gasolina. Kaya, tataas ang costing talaga. Ang problema, yung mga nag-aalaga ng baboy, tataas din yung corn. Diba? So, chain reaction lahat yan. Siguro sa tingin ko pinakamabilis kasi sasabihin naman ng government, yung subsidy, matatagalan na naman pag-usapan yan. Pinakamabilis kasi last year, nag-sign si Presidente ng EO. EO 113. Itong EO na ito is to tarify yung mga diesel at gasolina ng 10% tariff. Ito siguro dapat dahil executive order lang ito, tanggalin na ito. At least lahat makaka-benefit, no? Producers, transport, pati yung consumer. Di ba? Oh, mga less 4 pesos din ito. 4 pesos, 5 pesos. Makakatulong ito, mas immediate bababa yung presyo ng ating kurdo at gasolina. Kaya nga, Dok, yung ating mga magsasaka, parang sila yung nagpapakain sa atin, pero sila yung hirap na hirap.
Diba? Sila yung nagbibigay sa atin ng pagkain pero sila yung hirap na hirap. Kaya sa itong programa natin eh, sana mapanood po nung iba para eye-opener din po sa talagang sitwasyon ng ating mga kasama magsasaka para makonsider naman nila yung kanilang mga sa decision making, yung mga actions nila para mas maging pabor naman po sa ating mga kasama. Pero yan, yes. Dok Sosi, kasama na po sa hamon ng buhay ng ating mga magsasaka, yung sabi mo nga yung mga bagyo, hindi talaga maiiwasan. Kaya ngayong araw, meron tayong makakasama na siya naman eh, ang tawag dito is smart agriculture, no? Talagang dinamitan na po ng isip dahil kailangan po natin na ngayon madiskarte na tayo sa ating pagtatanim. Kung hindi po tayo kikita sa ating mga tanim na gulay, eh meron naman tayong mga ibang pananim na pwede natin maging source of income o mapagkuhaan na kita. Eh ngayon introduce natin blue ternate o ternate. Yan. Meron tayong kasama. Ternate. 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 Yan. Ito ay isa siyang bulaklak na napakaraming benefits po sa atin. Ginagawa siyang salad, ginagawan siya. Yung iba daw po ginagawa itong dye, yung nahalo sa damit. So, meron din pang textile. Ay, damit nga, tama. So, yun. Pag-uusapan po natin yan, meron tayong makakasama siya ay medyo nalugi po nung panahon na bumagyon. Itong nakaraang maring lang. Kaya sabi niya, maganda na nakapagtanim siya ng blue ternate. At ito pala, hindi lang blue, meron pa siyang pink and white. Abangan niyo po yan. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Dok Sosi and Cassendo, meron po tayong mga kasama. Galing po siya ng San Fernando City, La Union. Sila nga po ang may-ari ng Ibits Farm. Kasama po natin si Sir Manuel Gurion Acosta. Hello po. Hello, hello. Hello, Kapani. Yes, hello. Sir, kayo ay nasa San Fernando City, La Union. Itong nakaraang bagyo, medyo malakas po at hindi maganda ang tama sa inyo. Kamusta po ang inyong farm? Ang sama ng tama ng bagyo na maring, nalunod yung mga tanim namin. Katatapos nga lang na mamumunga na naman sana dahil nung the past previous months nagkaroon ng 3 weeks na na monsoon, nasira na naman. So talagang ang risk ng farming is grabe sa weather. Climate change talaga ang kalaban. Ang tinamaan is yung mga vegetables. Mga vegetables namin, ampalaya, talong, patola. So, tinamaan lahat talaga. Opo. Pero sa inyong farm, eh, hindi lang naman limited dito sa vegetables. Meron kayong tinatawag dito na blue ternate. Ano po ito, sir? Blue ternate actually is yung flower na ang daming benefits. Ngayon ko lang, nung pumunta ako actually sa South, na-introduce sa akin yan. So, nag-uwi ako ng mga seeds. Dinala ko dito sa La Union. Doon na nag-umpisa. Itinanim namin. Doon na sinasama ko na sa mga kuha namin. Tinitinda nung nagkaroon kami. Matanong ko lang, compare sa gulay, mas ano ba ito? Mas profitable ba ito? Kasi dati nasa gulay ka, nagtanim ka na ito. Mas maganda ba yung income nito? Mas madali ang income kasi every day may harvest ka na flower. Tuloy-tuloy po 'yan. Yearly, huwag mo lang pabayaan na magkabunga, magiging bunga yung flower. Kasi pag nagkabunga na siya, malalagas na yung mga dahon. Karang namamatay na, mag-uumpisa ka ulit, i-trim mo, mag-uumpisa ulit, umusbong yung mga branches, magkaka-leaves ulit, magpla-flower ulit, pero maghihintay ka na naman ng isang buwan, dalawang buwan bago uulit yung cycle. Kaya ang importante po dyan,
pag nagtanim po kayo ng ternate is huwag niyong pabayaan na magkakaroon ng bunga. Although yung bunga nakakain din, ginagawa namin din ng deng, pero matitigil po kasi ang pagpo-flower eh. Hindi, wala ka na ibebenta. Yung bunga naman is bibihira naman ng kumakain nun. Yung mga Ilocano lang yata. So, yun ang... At saka maganda nitong tanim na ito, continuous eh. Hindi mahirap alagaan. Once na tinanim mo na, nandyan na siya. Ang importante lang yung trellis. Kailangan mo lang talagang lagyan ng matibay-tibay na trellis. Tama ni. Sinabi yes, mo trellis o trellis, no? Ibig ko sabihin, matibay yan sa bagyo. Laban sa mga ampalaya, talong, tsaka sa mga ibang produkto natin, mga gulay. Tama ba? Opo. Napakatibay po ito sa bagyo. Yung kasi pag nakadikit na siya sa trellis, parang iikutan niya talaga eh. Tsaka matibay. Subukan po ninyo, na subukan ko na dito nga sa may, nandito ako ngayon sa may resort po namin na tinanim namin nung bagyo. Hindi man lang siya na ano, yung mga leaves lang. Pero andun pa rin siya, hindi siya ano, namamatay or matutumba. Basta matibay lang yung trellis mo. Sir, paano ba ito itanim? Buto, seedlings, paano ba? Buto. Madali lang ipatubo. Gagamit ka ng tray. Ang ginagamit namin na medium is vermicas o yung rice hull. Yun lang, yung the vermicas at saka rice hull. Yun lang. 30% of rice hull, 70% of vermicas. Yun na ang ipagtataniman mo. In 2 weeks time, may usbong na siya. In 3 weeks, pwede mo na siyang transplant. Tama ni, saan mo naman itatransplant? Anong sandy loam, clay, anong klaseng lupa? Ang pan po namin doon sa clay, yes. Kaya lang medyo malakit po kasi dinadagdagan po namin rice hull. Kasi masyado siyang, kung clay kasi yung lupa namin doon, mahirapan din siyang lumaki kasi yung ugat, kung clay. Dinadagdagan po namin ng CRH, carbonated rice hull. Tapos, kailan mamumulaklak? Ano ang pag-aalaga? Bale, pag tinanim na po ninyo, ang abono po kasi amin vermicas eh. So we are into organic. Pag naitanim na po ninyo, alagaan niyo lang po sa tubig. Alagaan niyo kasi medyo matakaw po siya sa tubig. So ilang weeks makaka-harvest na tayo niyan. Pag tinanim po ninyo 3 weeks to 4 mga mag-umpisa na sa second month. Magkaka-flower na po siya. So continuous na yan up to... Opo, palaki na palaki na yan. Alagaan nyo na, medyo kukuha nyo sa trellis talaga. Ah, iikot may, yung mga... Iikot nyo rin. So gumagapang siya, parang ampalaya. Opo. Gapang na parang ampalaya. Ganong kataas naman yung pinaka-trellis niya? Bali, abot lang po ng kamay kasi pag medyo... mataas na siya, hindi mo na maabot. Mahirapan kang mag-harvest. So, okay. Ibig sabihin, kung 5 feet ako, plus 1 foot, 6 feet. So, ito ba pwedeng i-crafted, gano'n, pag magtanim? Ano po, buto talaga. Buto. So, hindi pwedeng putulin yung branches, tapos ibabad sa tubig, tapos itanim? Hindi ko pa po nasubukan, pero... madali na lang pong tumubo yung seeds eh. Kung yung branches ito siguro, I don't know kung hindi ko pa po talagang resuhan, pero napakadali po kasi yung seeds. Ang dami po yung bunga niya. Yung isang pad po niya is around may 10 na ano, na seeds. Siguro 95% naman dun ang ano, uusbong. Opo. Magagamit lang kayo ng vermicas and CRH, carbonated rice hull.
yung pinaka-best pa namin na experience namin. Paano, sa ngayon, eh, saan naman ang market nyo? Ang market po namin sa mga opisina. May government center po dito sa La Union. Doon sa post po namin, nag-order na po sila. Sa mga restaurant din kasi ginagamit din na ano, sa salad eh. Salad. O sa salad. O ginagamit din na food coloring. Ginagamit. Ngayon nung nakita nga nung ano nung school nung Don Mariano Marcos Memorial State University, pwede pa lang ano gagamitin sa textile. As for, oh, pang color ng dye. Oh, parang dye siya, dye. Oh, oh parang dye. Eh, nang experiment nila, nanalo sila yung nag-experiment ng mga estudyante, nanalo sila. Ngayon, naisama sila sa national na ano na contest. Wow. Oo, kaya tuwang-tuwa yung mga bata. Marami pala talagang gamit. Opo. Bale, ano-anong gamit niya? Kamani. Pwedeng dye. Pwedeng dye, food. Tea. Tea. Pwedeng yung panglawak. Salad. Ginagamit namin sa salad. Ginagamit namin sa roast caldo. Sa food. Ginagamit namin na, pinuluto namin na torta. Torta? Oo. Yung mismo daw, ay bulaklak ko. Bulaklak. Isaw-saw mo sa egg. Itlog. Subukan mo. Ang sarap. Ay, parang yung pagluto lang ng torta. Sige nga. Isaw-saw mo, then i-dip mo sa ano sa palayok na may mantika. Subukan mo, ano makikita mo. At nakakatuwa eh. Amy, mukhang meron ka dyan ha. Kasi meron ako. Pizza, eh. Oh. Meron ako dito. Bumili yung kapatid ko ng Blue Tourney. Tapos po, di naman namin in-expect na ganun siya kabilis mag ano, mabuhay. So ngayon, meron ditong malunggay, yun yung pinapitan niya. So nga namumulaklak na po siya. Tuloy-tuloy po talaga siya mumulaklak. Tuloy-tuloy. Daily yan. Panibago, pag harvest mo ng umaga, halimbawa 8 opo to 9, kinabukasan may harvest ka na naman. The same. The same ang problema amount ko lang po, kasi malunggay yung pinapitan, ang tangkad. Ang taas. Yun, sinasabi ko kanina. Na-maintain nyo sa 6 feet kasi mahirap mag-harvest. Kaya pagka Doc Sosie and Kasendo, pag umaga minsan, kukuha ka, minsan 20 na ano na flower yung makukuha namin. Bulaklak. Oo, sa isang puno lang yun na 20. Oh. Gagawin namin, tatlong bulaklak, talagyan yung tubig na mainit, tsaan mo na. Color blue na yun, tsaan mo. Ganon? Oo, healthy ganon na yun. Ganon na siya kabilis. Yung iba pinapatuyo. Ang tanong ko lang, Kamani, ako ay nasa agrikultura, siyempre hindi naman tayo tatagal kung hindi bumabalik ang pera. Isang ektaryang produkto mo, isang ektaryang talong, alin na mas malaki kita? Sa tingin ko, tuloy-tuloy, yung one time lang kasi yung talong eh. And then andun na yung risk natin sa Baguio. Sa tingin ko, kaya nag-shift ako sa Perennial Plus, nag-shift ako dito ngayon sa, kasi nakikita ko yung buhay nito eh. May continuous akong pagkikitahan. Samantala yung talong, maghintay ka ng 3 to 4 months bago ka mag-harvest. After 1 month, wala ka na namang harvest. Samantalang ito, nakita ko tuloy-tuloy. Daily ka mag-harvest ng flower. Yung ang problema mo na lang yung market. Mag-ano ka na lang ng market. We are selling it at 50 pesos per 100 grams. Eh yung 2, 4, 6, 8, 10, 12, isang dosena na plants ko dito, alam nyo mga harvest ko, 0.5 kilo to 1 kilo. Daily. Daily. Daily yun. So, hindi magsasabi nga. Magsasawa ka na mag-harvest eh. Kaya na lang problema. Yung market. Pero ngayon, halimbawa hindi mo ma-ibenta, pwede mo i-dry. Para hindi masisira, hindi masasayang. So, ano naman ang gagawin mo sa pag-dindry mo? Ganun pa rin. Pag-dindry, anong magiging? Tea po, tea. At tea pa rin? Oo, tea. Okay. Ulitin ko, 100 grams, 50 pesos? Opo. Fresh. Ngayon, ilan ang puno mo? At saka, ilan ang na-harvest? Sa 12 na plants ko po dito, ang na-harvest ko po is 0.5 kilo daily. Ang dami talagang flower. Eh di 500
Oh, 500. Si Kamani, 500 grams. Ilan puno mo? Ilan ang puno mo? 12 po, yung nandito lang sa Miami Beach. Pero sa ngayon, ako, 1,000. Nag-umpisa ako by this year, nung after nung pandemic, ay after nung... No, nag-pandemic. Nung 3 months na monsoon. Ah. Wala, nag-ship na ako. Wala, patay na tayo dito. Wala akong income. Wala akong daily income mo ba, pampasweldo. Maghihintay na naman ako ng 3 months. Paano na? So, nakita ko yung potential ng Ternate. So, meron akong area doon sa medyo on top of the medyo bundok na flat na namin. Tinanuman ko ngayon ng 1,000 plants. So, ang problema ko ngayon siguro yung magiging market ko, pero marami namang hotel dito eh. Mag-market ako by baka matapos naman ang pandemic. Madali ko na lang siguro ang ibenta sa mga restaurant kasi kailangan din nila. Pang-salad eh. Pang-salad and yung drinks. Drinks na lang. Oh, tama. Yun ang welcome drinks namin kasi eh. Pag may bisita kami doon sa farm, nagtitimpla na kami. Meron kaming blue ternate, meron kaming calamansi, and then honey. So, yun ang welcome drink po namin. Alam mo, paano natin kukumbinsihin, Kamani, na kasi karamihan ng ginagamit ay green tea, di ba? Mm-hmm. Samantala sa atin ay bago yan. Anong benefit laban mo sa green tea? Pagmamatchin natin dalawa, anong masasabi mo doon? Hindi ko pa actually pinagmatch. Nakikita ko lang yung blue tea natin, yung mga benefits eh. Sa nasabi po niyo siguro, i-compare ko. Magko-compare para may comparison. Pero sa nabasa ko na kasi nung one time pupunta rin po kami sa Taiwan, nagbisita sa mga farm, yun din ang benta nila eh. Nakabotelya na siya. Ang mahal pa. Blue ternate din. Oh, tea. Blue ternate na dry. Pero maganda lang yung packaging. Oh. Kimali ng sosis. Ikaw mag-green tea ka si... si Eddie mag-blue ternate. Oh. Subukan nyo po. Tignan nyo po ang effect. Napakaganda. Sir Mandy, ano yung mga health benefits na pwede natin makuha sa blue ternate? Alam ko, tatanungin nyo eh. May listahan na siya. So, nag-ready. May nag-ready na ako, yan o. Ayan. Ano ba ni? Number one, boost brain health. Number brain two, health. Oh yeah, brain, utak. Fight against cancer. Mm-hmm. Anti-inflammatory properties. Meron siyang anti-inflammatory properties. Lowers blood pressure. Improves skin health. Improves hair health. Yun! Naku, Dok! Oh, yun, Dok! Kailangan natin! Sorry, ha! Okay, binasa ko lang. Okay. Green tea o blue ternate? Ano gusto mo? sana nagbusina muna ako, ano? Sorry. Sige pa. Sabi nyo kasi basay. Sige, ito. Okay. Number 7, helps in digestion. Number 8, helps regulate blood sugar level. Ah. I-google nyo lang po, marami po talaga. So, kung pagtulong-tulungan po sa natin, introduce natin, mag-umpisa rin po kayo, tulungan nyo pong i-market o i-promote yung gluten natin. Pwede nating isabay doon sa green tea ng Sri Lanka ba, yung kuha nila? So, most probably, sagana naman po tayo ng tubig sa Pilipinas. Ito, hindi mahirap alagaan. The whole year round nakikita ka kasi doon sa mga vegetables talagang maghintay ka ng 3 to 4 months bago ka kikita. Ang malas pag tinamaan ng bagyo, para sa amin 2 beses na kaming tinamaan ng climate change, so napakahirap din. At least meron, sa tingin ko meron na akong pagkukunan ng pang pasweldo.
Yes. Importante yung pasweldo eh. Kasi marami yung umaasa dyan. Opo. Sir, sa ating pagbabalik, alam ko meron kayong tatlong kulay ng Ternate dyan sa inyong farm. Pag-uusapan po natin yan. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Tama ni, kanina po nabanggit nyo sa akin na may tatlong kulay ang blue ternate dyan sa inyong farm. Oh, o ternate, ternate. May blue, may white, and pink. Yung white and pink, meron tug, dun sa 1,000 na tinanim namin, may tagwa 100. Konti pa lang yung, pinaparami ko pa lang yung pink tsaka white. May pa ba yun? O sa kulay lang? Sa benefits kulay. Mo kakaiba ba? Parehas din, kasi ternate rin eh. So, mm-hmm. Ang mangyari pag kasi may 1 month na akong nakapagtanim, nag-umpisa nag-flower yung ano yun, mga tanim ko. May naka 1 meter na sila, nag-umpisa na yung mga flower. So, most probably mag-experiment ako. Pag sasamahin ko yung white, pink, tsaka blue, ano kayang maging kulay? So, baka maging black. I don't know. Para mami, yung ano ba? Yung flower lang pwedeng gawin tea, yung leaves hindi pwede. Kasi yung sa Alberi, yung leaves ay ginagawang tea. Eh. May nabasa ako actually na pero hindi ko pa nasubukan na pwede rin. Yung talbos nga pwede ring gawing vegetable eh. Sa anong tawag? Kasi yung bunga niya like parang pea eh. Ang itsura. Inano namin na dinengdeng. Ang may nabasa ako na yung talbos pwede ring pang sahog sa sinigang or pang dinengdeng. Pero hindi ko pa nasubukan. Pero baka subukan ko then maipo-post ko rin kung anong lasa. So meron daw tinatawag dyan na ano yung ang tawag dito? Single leaf saka double? Oo, yung sa amin, double. Kung tatanim kayo, pipili kayo ng double petal. Bakit, kasi mas sir? Mabigat. Mas marami kang makikikilo. Eh kung yung tanim mo is yung single petal, eh single lang talaga. Mm-hmm. Pero pagdating sa pagka binili mo, ano mas mahal? Eh syempre yung double petal. Ah, yung pala yun. Oh. Yung buto nyo, nauna nyong tinanim po dyan, ang tanong ko, binili nyo ba yun o binigay lang? Binigay ng kaibigan namin si, alam ko na, naalala ko si... Alam mo na yung pangalan. Henry Rolagda. May farm dyan sa ano, sa Cavite. Sir, sabi mo kanina yung blue ternate ay nandun, meron kang ginawa doon sa may gilid, sa may bundok na pinatag nyo. Required ba na mataas yung pwesto ng blue ternate o hindi naman? Mas maganda kung yung hindi siya mababad din ng, siyempre kung nasa baba ka, eh mababad siya ng tubig, halimbawa magkakaroon ng ano, ng monsoon na naman. Mm-hmm. Talagang any plant naman, kung mababad ka ng 3 weeks, talagang mamamatay ka. Malulunod ka talaga. So, nag-safety na ako, nilagay ko na sa taas. Mm-hmm. So, lahat po yun ngayon ay nag-bloom na? Nag-bloom na, nag-start na mag-bloom. Anong pinakamasarap dun sa tatlong kulay? Bale, yung white and pink, kaumpisa ko pa lang kung mag-produce. So hindi ko po actually natikman yung ano, yung dalawa, yung blue pa lang. Kaya i-try ko rin ano bang pagkaiba. Opo. Sa Kamani, saan mo nakuha yung variety na yan? Kay Henry po. Henry Purlagda. Nung sinama kasi ang sinama ko po yung mga farmers po namin, pag nag-training po ako, sinasama ko po sila para at least makita nila ang mga paraan. Nagpunta po kami, kasama ko mga around
six na kasama ko na farmers, punta kami kay Henry. Nag-seminar po kami doon. Kaya nakilala ko na yung mga para niya pagtatanim. Eh nung pauwi na kami, marami siyang tanim. Oh, kumuha na kayo. Libre pa. Doon ko doon galing ko umpisa. Opo. Marami rin siyang tanim na ganyan. So yung din ang ginagamit niyang drinks pag nagpapa-seminar. Welcome drinks. Welcome drinks. Masarap po talaga. Kasi hindi puntahan mo na, libutin natin 'yan. Oo, punta po kayo. May Toyota kami sa lawn 'yun eh, mas malapit. Oh. Ah, ganun po. Sige po, punta po kayo. Well, message nyo lang po ako para magsama-sama po tayo. So yung white ang tawag doon, white termite, tama ba 'yan? Opo, white. Ah? White. White termite. Pink termite. Blue termite. Kaya pag sama-samahin ko yung tatlo, ayan, malalaman po ninyo. Ang interesado ako doon sa kulay eh. Ano kayo maging, di ba, pero i-experiment tayo? Parang maging black yata kung pagsasama-samahin yung may ibang kulay. So, magiging black. Ngayon lang tayo magkakaroon ng black tea. Kamani, tanong ko lang. Tubig na mainit, lagyan ko nung ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Para malaman ng ating mga nakikinig. May lasa pa rin, pero hindi ko may kwan yung lasa eh. Yung taste, yung buds. Kay Ami, di ba? Dok Sosi ako, de-describe ko sa'yo. Dok Sosi, lasang tea yan. Oh, lasang tea. Seryoso, lasang tsaa po talaga siya, kahit fresh. Hindi mo siya, hindi siya maasim, hindi rin siya mapakla. Okay. Pero may lasa. Tapos, halimbawa sa isang basong ganito, na may mainit at tubig, ilang dahon ang ilalagay? Five. Bulaklak. Five. Bulaklak. Five po. Ay, pwede sorry, na. Bulaklak. Lima. Sariwa. Sariwa yun. Oo, sariwa. Oo. Ako kasi ginagawa ko tatlo lang. Pero malasa na yon. Pero kung ginawa mo lima, mas malasa yon. Tapos, pag nilagyan nyo po ng honey, saka ng lemon, yung color blue magiging violet. Oh. Wow. Magma-magic diba? Siya. May mga change of colors. Kahit na ilagay mo lang din siya sa loob ng ref, nagkakaroon siya ng ibang kulay. Tignan mo na, interesado ako dyan eh. Pag tinanim natin buto, bago ako umaanin ng unang bulaklak, kailan? 2 months. Uy! Papasya lang ito bukas. Papasya lang sa laon yung bukas. Laon yun. Oo! Kung makikita niyo yung ano. Pasyal tayo sa laon yun. Punta kayo, pasyalan natin yung 1,000 na tanim ko para makita. Namumulaklak na yan? Oo. Tama ni, namumulaklak na? Namumulaklak na, nag-umpisa na. Nakataas na sila ng 1 meter, namumulaklak na sila. Namumulaklak na. Pero parang ina-analyze ko, binabanggit ni Kamani, na gagawa ka trellis, maggastos din ng trellis. Tama ba ka, Kamani? Ang swerte po namin doon sa farm, meron po kaming soft bomb. Yung bolo, tinatawag na bolo. Sagana po kami sa bolo. Yung parang kawayan. Na, ano? Kawayan na manipis. Oo, manipis. Hanggang ganito lang ang size. Yeah. Yun ang ginagamit namin trellis. Marami po kami. Nagtitinda rin po pala ako ng ganon, na seedling. Kasi... Na bolo. Oo, yung bolo. Marami po kami ngayon doon. Kaya hindi po kami nagastusan sa trellis. Yung bolo, matigas yun eh. Matigas yun. Yung pang ano rin. Matibay. Architectural. Pambahay yun. Pambahay. Dingding. Matibay yun. Oo. Oh. Marami po kami doon. Kung pamasyal po kayo, bibigyan po po kayo. Magdala ko pick up, Doc Sosie. Ang dami. Kaya lang, inumpisaan ko na rin magpatanim. Kasi so, naubos na. Hindi tayo pupunta kay Emmy. Walang mabigay si Emmy. Wala ako eh. Bibigay lang ni Emmy isang cha. Isang cha lang. Hindi kata isang baso. Isang baso. Siguro nakakatuwa dahil pupunta ka, bibili ka, within 2 months meron ka ng natural tea, di ba? Yeah. Oo. Oh. Continuous po yun. Hindi ka na maubusan. Wala nang replanting. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po yun.
Yung isang puno, ilang bulaklak ang makukuha ko araw-araw? Yung 12 nga po na plants, nakakahap kilo po ako eh. Yung isang puno, ilang bulaklak ang makukuha ko sa isang araw? Sa isang So 12 half kilo divided by 12. Di ba? 500 grams divided by 12 para makuha mo yung isang plant. Hindi ko naman alam mga yung bulaklak anong ilang grams yun eh. Kaya nga po, kasi sa 5 plants, sa 12 plants nakaka-harvest ako ng 500 grams. So meaning okay. 500 grams divided by 12, yun makukuha mo yung per plant. Tama po ba? Yun ang daily. Ay, mga 40 grams. 40 per grams. Pero sa akin, Doc Sosi, isa lang yung puno ko dito. Ilan kaya? Sige. Yung dito sa akin, sa bahay, isa lang yung puno ko. Sa daily, nakakuha ko ng higit bed ng 20. Pero meron 20? Pa yun sa taas. Meron pa sa taas yun kasi nga, ang pinapitan ng butternate ko, malunggay. Hindi ko maabot. So yun, nasa baba ko pa lang is 20. 20 so, na flower. Opo, 20 so, flowers. So, more than 20 siguro mga nasa 40 yun, mahigit pa. Mga 50. Ang tandaan ko lang natin. Pwede dapat araw-araw, may bisita akong apat. May taga-ubos ka. Ayan. Ang tandaan ko lang po natin yung double leaf. Pag bimili po kayo, double leaf dapat para mabigat. May single leaf kasi eh. Ay, may single petal single kasi. Single petal, oo. Double petal daw. Teka muna, Kamani, ito ang tanong ko. Eh baka naman kukuha ako, harvest ako, ilalagay ko sa baso, eh tapos merong mga insekto. Ano ba ang kinamamatay niyan? Ano ang peste naman ng ating produktong yan? Meron actually mga worms din kung napabayaan mo. Yan. Napabayaan mo. Ang ginagawa po namin na pangontra sa mga ano, wag mo lang hayaan na maraming grass doon sa puno kasi aakyat sila eh. Mm-hmm. Ayun yun, uod naman ang kwan nila, ang kalaban. Pero ang ginagawa namin talagang dapat malinis na malinis palagi yung ano, yung lupa mo. Yung pagtataniman. At ibig sabihin yan, Kamani, hindi ka pwedeng maglagay ng herbicide, insecticide, dahil gagawin mo chai. Oo, hindi po pwede. May mga paraan po naman po na ano, mga natural na pangpatay sa peste. So hindi namamatay, ibig sabihin hindi, walang peste yung ating produkto na yan, yung ating halaman na yan. Sa pagtatanim ko po, wala pa akong nakita na ano. May time na ano, nung palaging umulan, may tanim kami na ampalaya doon sa katabi, medyo nag-migrate yata yung mga uod doon sa mga flowers. So, ang nakita ko na paraan dyan, huwag kang magtatanim ng mga ano-ano pa man doon sa paligid. Solo lang siya. Para hindi siya atakihin ng ibang... Kasi once na inatake yun, nag-insecticide sila doon sa ampalaya, of course. Lilipat. Sa'yo. Ayan, ang dami natin natutunan. Ang dami nating napulot na aral mula po dito kay Kamani tungkol po sa blue ternate. Hindi lang blue ternate, pati pink and white ternate na pag-usapan na po natin. Kamani, maraming salamat po. Thank you rin po. Nice meeting you all. Sir, see you, Kamani. Paano namin kayo mapupuntahan dyan? Ano ba address mo? Kamani, sitasin loan yun. Tawagan nyo lang po ako, then ako mag-tutor po sa inyo. Sabi mo yan, ha? Oo. Pupunta kami dyan. Sigurado po yan. Ano, okay. I'll see you next week. Okay. no problem. Pwede. Opo. Punta lang po kayo, tawagan nyo lang po ako. Sige. Salamat, Kamani. Thank you so much. Okay. Muli na naman po tayo nakapulot ng aral at inspirasyon sa ating episode ngayon. Maraming salamat po ulit, Kamani. At nakita po namin yung pagpapahalaga nyo sa inyong mga farmers, no, na kinukonsider nyo talaga yung pagpapasweldo. Kaya pasok po natin itong blue ternate. Dahil alam naman natin na once na dumating po ang bagyo, marami po talagang maapektuhan. Hindi lang yung farmer, pati yung mga kasama po natin sa ating farm. Kaya maraming salamat po. At
Hindi lang dyan natapos ang ating episode kasi napag-usapan din natin yung mga benefits ng Blue Ternate at mga pwede pa po nating byproducts para dito. Pwede nang gawin tsaa, pang-salad. So marami pong potential kaya sa ating mga kababayan. So, bakit hindi natin subukan ang Blue Ternate sa ating mga palayan? Maisingit natin, di ba? Para meron tayong extra source po ng ating income. Abangan niyo po ang aming pang mga susunod na episode. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan! Agree Ako Dyan! Agree Ako Dyan! Agree Ako Dyan.